kakasali lang po namin. Kikita pa po ba kami gaya ng kinikita ng top earners ngayon? Yayaman po ba lahat ng sasali? So, ito yung tanong ng mga ano eh. Ito yung tanong ng duda, may duda. Nice. Ako sir, actually, nung nag-start ako, kwento ko lang, nakakita ko na kayo nun eh. Same question. Sabi ko, grabe na sila eh. Magiging katulad pa ba o nila? Magiging buhay ko pa ba yung buhay nila? Which is nakwento nga kanina. So, well, sa'yo sir. Personally speaking, alam nyo, ang networking landscape ngayon, pag sabing networking landscape, yung itsura ng networking ngayon, kumpara 10 years, 5 years, 18 years ago, is very, very different. If the question now is, kasasali mo pa lang at kikita ka, the question there is, kikita ka katulad ng top earners. Kasi mas marami na pong opportunity ngayon kesa dati. One example is this. Because of online marketing, we have awarded our top 20 recently sa Araneta, lalo na yung mga naka-attend. Karamihan ng mga top 20 doon, kilala nyo na. Pero meron hong top 20 na out of nowhere, biglang napasama sa top 20. Na hindi kilala, hindi sikat. Sir, bata, first time, new blood. Oh, tsaka yung isa, matanda. Yung isang matandang-matanda na nasa top 20, meron din siyang anak niya yon. Pero alam niyo ba't nila nagawa yon? Nalagpasan nila marami pang mga earners kumpara sa kanila, na bago, kabago-bago pa lang kumpara sa mga pioneers. Nagawa nila yon because of their market, yung online marketing. Yes. Kaya kung ang question ngayon, katulad ng pinag-uusapan natin, Roy, sa backstage kanina, ang daming kumikita ngayon sa online marketing na yung kinikita nila, hindi namin alam, silent type. Kinikita nila ang lalaki. Hindi katulad namin dati, ang opportunity natin, offline marketing lang. Offline. Mano-mano, prospecting, walang internet, walang FB. Ngayon, because of these facilities na available, maraming mga bagong distributors, tatalunin nila yung mga top earners ng AIM Global. Because of that. Because of this new technology. Yeah. For hindi me naman, yan. Sa akin naman sir, ang ano ko dito, oo. Kasi may binuksan na malaking gate na market para sa mga katulad nilang bago. Tsaka, we have to understand that kaya ako nasabing iba na yung landscape kasi mas educated na yung mga tao ngayon kumpara dati. Yeah, yes. Mas alam na nila na mayroong asenso sa networking dahil sa dami na nagkaroon ng resulta. Maraming mga tao educated na in a way tungkol dun sa industriya. Kumpara mo 10 years, 15 years ago, ang tingin lang sa networking, direct selling. Mm-hmm. Ang tingin sa networking at that time, hindi mo pwedeng i-career. Mm-hmm. Tingnan nyo sa nangyayari sa AIM Global ngayon. Networking, AIM Global na. Marketing plan na natin ang giging dahilan para magpa-uwi ng mga OFW. Ganun na siya kabigat ngayon. Grabe. Hindi na siya pwedeng gawing part-time, hindi lang siya pwedeng gawing full-time, pwede na siyang makapagpa-uwi ng OFW. Yes, sir. Can you imagine being an OFW, ano lang ang magko-compel sa'yo para umuwi? Sige nga. Ano lang ang magsasabi sa'yo para umuwi ka, Roy? Dalawa lang yan eh. Pag namatayan ka. Pag namatay. Tapos tinanggal ka dun. Oo. Pag namatayan ka, uwi ka. O kaya, pag may mas malaki ka ng kinikita dito na pwedeng pang-suporta ng buhay ng pamilya mo. Correct. And because AIM Global, ladies and gentlemen, can make these OFWs go home, it's just a sign, a very concrete sign na yung marketing plan natin, ganong katibay, pwede nang magpa-uwi ng mga OFW. Oh. Kayo, Roy, 8 years ago, market nyo, Pilipinas lang. Actually, sir, Manila lang. Manila lang. Oh, kayong bagong sasali, ang market nyo, 6 billion katao sa buong mundo. Malaki yung... Tatalunin. Alam mo kung may mas yung magsisipag lang. Yung pie market nila, sir. Mas lumaki. Mas lumaki. In a way, mas dumali pa nga eh. Oo, mas kasi, dumali. Tayo dati, ang hataw lang natin sa labas. Ngayon, humataw na sila sa labas, pag-uwi, hataw pa. Sir, malaki yung communication kasi masyadong nabuksan eh. Yung masyadong... Anyway, paano ba na-explain yun? Before, ang communication lang, telepono. Text, yun lang eh. Ngayon, iba-iba na. So, if the question there, ano to eh? Myth sa networking yung una-unahan ng kumikita.
Matagal na pong ano yan, myth, hindi totoo. Matagal nang hindi totoo sa networking yung pag nauna ka, nauna. Hindi ka na pwedeng lagpasan ng mga nahuli. Mm. But let me tell you this, because of the technology and the market all over the world, maraming mga sisibol na new distributors na out of nowhere, bigla nilang tatalunin yung mga top earners natin. And who knows, baka yung susunod na tatalo kay Joseph Lim o kay Roy Saldua, audience nandito, natin ngayon nandito. Dito. Hindi mo masasabi yan. Ituro nyo. Ganito. Oh, hindi man nandito Roy, pero baka sa grupo nila down the line in the future, yes, dun manggaling ang susunod na Roy Saldua. Yeah. Tapos yung nakakaparod ng video. Oo. Baka dun. Diba? Kaya you never know. Kaya mga kaibigan, ano yan, katulad ng mga matatagal ng networking, 50 years old na mga networking na. Mm. May mga networking pong 50 years old na, kalahating century. Pero magugulat kayo, may mga new distributors sila na kumikita pa rin kahit na lumang-luma na yung kumpanya yung nila. Yung mga na-meet natin, sir, sa America. Thailand. Oo. Oh. Sa Amerika, sa Thailand, yung mga na-meet natin, ang tatagal ng networkers na mga na, yun. No? Oo. Oo. Nakakagulat nga, gulat na gulat sila kasi sabi nila sa amin, yung mga new generation na networkers ngayon, ang laki ng lamang sa kanilang mga old generation networkers. Tama. Mas malaki na yung kikitain ng new generation kesa sa old generation. Hmm. Yung second na question niya, yayaman po ba lahat ng sasali? That's the sad part. Because hindi lahat yayaman. Because hindi lahat magtutuloy. Hindi lahat may commitment. Yes, sir. Hindi lahat pag nahirapan, tuloy pa rin. Most people, pag nahirapan, nagkukwit. Most people, naiinip. Most people, napapagod. Most people, hindi matagalan ng frustration, challenges, and obstacle. Kaya, I dare to tell you, hindi po lahat ng sasali, yayaman. Ang yayaman lang ho talaga dito, yung tsatsagain talaga siya, hindi mag-give up, hindi magpapadala sa discouragement, hindi magpapadala sa frustration, yung tutuloy against the odds, at hindi magsasawa sa kakarecruit. Saka sir, ang yayaman, yung pumapalakpak. Ay, syempre. Saka sumisigaw. Nang malakas. Nang mas malakas. O, yayaman lahat. Yan. Walang question, yayaman. Yayaman. Yayaman lahat. Lahat. Malakas eh. Okay. Alright. So, ako may dadagdag lang ako doon. Kasi ano sir, tinan mo ngayon ang 5 years old na marunong mag-Facebook. May kakilala lang mga iba-ibang lahi. Yun na lang eh. Yung... Dati, pag 10 years old ka noon, ang kilala mo lang yung kabarangay mo o pinsan mo. Hanggang doon lang. Oh. Pero ngayon, pag 10 years old ka ngayon, dahil may kadota ka, minsan, mga pamangkin ko, ha, minsan may kakilala taga Singapore. Oh. So yun lang yun. Ha. Ang mga bagong generation ngayon, yung mas marami nang kakilala dahil nga sa internet. Totoo. Kaya, grabe ang potential ngayon. Grabe ang potential. Oh. Lagi nating sinasabi yung mga bagong join sa networking, ang swerte nyo kasi kami, para matuto kami nung araw, bibili pa kami ng libro sa National Bookstore. Hmm. Kayo, may YouTube na. Free. May Google. Lahat, oh, mapapanood ninyo. Kaya, download, audio books, libre. Andito na lahat. Tamad na lang kasi. Yun na lang eh. Kaya hindi yaman, ayaw makinig. Ayaw magtsaga. Kaya yung natutunan niya, hindi niya ginagawa. Yes. Yan ang mga talo ng networkers ngayon because of information overload. They know a lot, but they fail to do it. Yun ang talo mo rito. Pagka masyado kang alam, pero hindi mo ginawa, talo ka. Mm. Kaya, nung araw, tayo naman, dahil kukunti ang alam natin, hataw na agad apply yun. Apply na apply. O, apply na apply. Kasi kukunti lang sir, alam natin. Sir, natatandaan ko, ako yung, siguro mga second year ko sa network, dahil nga limitado yung teaching, pag may ibang company narinig ko may training, para akong ano, para akong aso. Uhaw na uhaw ka. Nakikiano ko doon, nakiki-training ako. Nagbabayad, tas kunwari, taga doon din ako, nag-a-attend ako. Sa iba-ibang para lang company. Makasagap ka. Oo. Oh. Kasi sabi ko, kailangan ko matuto kasi may pera to, may pera dito. May kaya pera. Nga, if you paid today only a meager amount of 100 pesos and you will, ang binabayaran nyo naman dito yung hindi yung information na natututunan eh. Pag umattend ka ng training at may bayad, ang binabayaran mo doon yung years of experience nung nagtitrain sa'yo. Tama. Kasi hindi mo matatawaran ng experience. Alam mo kung ang experience pwede lang ipasa, pinasa na namin eh. Oh, ito, 18 years, iyon na. Di ba, kung pwedeng ganun eh, hindi.
pag may mga training at nagbabayad kayo, it's the piece of experience that you're actually paying for. Hmm. Yung piece ng experience na yun, because can you imagine, itong mga sinasabi namin Sir, ni Roy. Sir, may dadagdag ako. Ito, ano, hindi to relevant, pero yung experience, may nagturo sa akin, ang experience daw, sir, para daw siyang lente sa mata mo at sa utak mo, na habang may dumadagdag experience mo, kumakapal yung lente mo at nagiging malinaw lahat. So the more na experience mo, kaya sabi nga doon, just trust the process. Dapat ano ka doon sa process. Kasi habang doon, tumatagal ka at nadadagdag yung experience mo, parang nadadagdagan yung kapal ng lense mo at nakikita mong mas malinaw lahat. Yung parang pag nakita mo kaagad ang opportunity, nakikita mo kaagad ang potential, nakikita mo kaagad na mayroon talagang future. Maganda kasi you gain wisdom with that. Nagkakaroon ka ng wisdom. Yun nga yung lagi kong sinasabi sa mga ibang distributors when I go around the country. Can you imagine na nung time natin, walang ganito, Roy? Wala, pero wala. Lumaki tayo. Oo. Ibig sabihin, napalaki namin network namin nang walang ganito, walang training. Hmm. Eh, how much more kayo, may ganito kayo? Hindi ko na lang alam kung hindi pa kayo puputok. Correct. Lahat na ng klaseng training, kinonceptualize, ginawa nyo ng iba't ibang version para hindi nakakasawa. Ito, ang dating dito, ano ba to? Parang opera eh. Opera. Dapat nag-ito ako. Oh, di ba? Dapat pa na nagpakulot ako. Dapat nag-wig ka, Oo nga, ano. Tama, maitim ako ngayon. Ginawa ng iba't ibang version, variety, para lalong sumakto sa inyo. And can you imagine kami na matagal ng mga networkers, walang available na ganito sa amin before, and yet we were able to build our group. How much more sa inyo? Kaya itong tanong na to kanina, sigurado to, marami sa inyo magiging top earners pagdating ng panahon. Mas marami nang yayaman. Mas marami na.